Nasa kalagitnaan na tayo ng taong 2023. Pero di may pagkakailang madami pa din ang tumatangkilik sa motor na ito. The new Yamaha MT-03 2023 model. Ano bang meron sa motor na ito? Roll intro. Ang motor na ito ay kabilang sa kategoryang naked bike na below 400cc. At may dalawang kulay lamang ito sa Pilipinas. Ito ang Midnight Black at Cyan Storm. Ang i-review natin ay itong Yamaha MT-03 2023 model Cyan Storm. Ayon sa website ng Yamaha, ang MT-03 ay powered ng 321cc gasoline engine tsaka fuel injected na ito. Meron itong inline 2-cylinder, 4-stroke, 4 bulbs, liquid-cooled, dual overhead cam yung makina nito na nagpo-produce ng 41.4 horsepower at saka maximum torque na 29.6 Nm. So asahan natin na napakalakas ng motor na to at talagang pinaninindigan ni Yamaha ang talagang pagiging master of torque ng motor na to. Meron itong 6-speed manual transmission at liquid-cooled na ang makina nito at literal na may napakalaking tangke sa gasolina, mga master. Meron itong mataas na seat height na 780mm at bigat na 168kg at ground clearance na 160mm with side stand. Dumako naman tayo sa kanyang appearance, mga master. Napakaganda ng tangke ng motor na ito na naka 2-tone color, black at glossy gray na may malaking gas tank. Ang capacity pala nito is 14 liters na merong average fuel consumption na 22km per liter. Hanip sa kargada ito at malayo ang maabot while giving a fuel efficiency. When it comes sa kanyang upuan, may napakalambot ito na split seat. Kaya nga lang, given na aggressive naked bike ito eh, expect na natin na di talaga ganun ka generous yung kanyang upuan. Okay lang naman yan, so it's not an issue for me. Meron itong naked handlebar na kulay silver na equipped with different switches. Samahan mo pa ng sports type digital panel na kitang kita at komportable na nasa visible position ng rider. Meron itong napakatapang na mukha na parang mukha ni Bumblebee sa Transformers. Meron itong daytime running light sa harap. Talagang unang tingin mo pa talaga nito, master, talagang mapapalingon ka sa ganda. Meron itong napakaliwanag na LED projector light at sa baba naman ang kanyang horn. LED na din pala ang kanyang mga turn signals. Pagdating naman sa kanyang suspension, sa harap ay meron itong black and silver inverted USD telescopic fork at nakadesenyo talaga ito sa kalsada ng Pinas. Maganda din ang suspension nito sa off-roading. Napakatingkad ng fender nito, mga master, na kulay glossy gray. Meron itong reflector light sa bawat side for added visibility. Meron itong malaking single disc brake with dual piston caliper. And of course, ABS na ito, mga master. Tsaka balita ko na napakaganda ng braking system nito. Napakatingkad ng kulay nito, mga master, sa kanyang rims. Kulay cyan ng kanyang rims na mas lalong nagbigay ng unique look sa motor na ito. Ang sukat nga pala ng gulong sa harapan ay 110, 70, 17 tubeless tires. Sa likod naman, equip ito ng versatile monoshock with big swing arm. Hanep sa ganda. Meron itong single hydraulic disc brake at single piston caliper. Of course, ABS na ito. Meron itong napakalawak na gulong na may size na 140, 70, 17 tubeless tires na complemented with cyan mags. Talagang mapapalingon ka talaga nito, mga master, pag nakasalubong mo. Napakaganda din ang kanyang muffler at napakalinis ng underneath. Maganda din ang pagkakabit na kanyang steep nut niya na connected sa napakatibay ng frame na motor nito. Meron itong LED taillight at LED na din ang kanyang mga signal lights na naka-uslo masyado. Medyo prone sa gasgas ata ito pero that's not an issue for me. Meron itong sports type na matte black fender na bagay na bagay sa kanyang disenyo. Ang presyo nga pala nito dito sa Mindanao ay nasa 280,000. At kung gusto nyo naman ng installment ay meron itong down payment na 50,000 na may installment na 23,047 pesos for 12 months, 13,463 for 24 months, at saka 10,269 for 36 months. So magdala lamang po kayo ng mga requirements para makapasok kayo for installment terms.
All in all, type na type ko talaga ang motor na ito. Pag sinabi kasi natin na MT bike, nakabit na doon ang salitang master of torque. Kaya expected na napakalakas ng bike na ito, especially sa ahunan. Mas type ko kasi yung mga naked bike compared sa sports bike. Ewan ko ba? Mas naastigan talaga ako kapag walang masyadong fairings yung motor. Kasi para sa akin, brusko siyang tingnan. At the same time, madali siyang linisin kasi kitang-kita ko ang makina ng motor. So hanggang dito na lang ako mga master. Hopefully, nakapagbigay ako ng impormasyong pang motor sa inyo lahat. At kita-kits sa susunod na vlog natin. So huwag kalimutan na ride safe po tayo lagi.